Okay. Kasama namin dito si Mang Ben. Ben Balthazar. Ben Balthazar. Anong trabaho niyo, Mang Ben? Plumber. Professional na tubero. Tubero ko. So, ang balita ko kasi dun sa website ko, pinamalita ako na gumaling kayo sa liver cancer. Diba? Pwede nyo bang ikwento sa amin kung paano nag-umpisa ito? Anong una yung naramdaman at kailan? No, umiinom ko ako yung binigyan mo ito. Hindi, hindi. Bago dun, syempre, pumunta muna kayo sa doktor, diba? Anong nararamdaman nyo nun? Masakit kong ganito ko ng meat. Saka hindi ako gano'ng makasakit. Hindi ako gano'ng makakain. Ah, okay. Tapos nung... Kailan yun? 1997 pa? Mm-hmm. O 2007? 1997 at 2010 na ngayon. 13 years na. 13 years na. Okay. Hindi magamot ng mod, kaya napunta ako sa inyo. Hindi, pumunta muna kayo sa mga doktor, di ba? Pumunta ako sa mga doktor. Nung 1997 pa. So 1997 pa kayo bumabalik. Balik sa mga... Balik ko sa hospital dito sa mga East Avenue. East Avenue? Ano sabi nila doon sa inyo? Cancer of the liver. Kailan nila sinabi na meron kayong cancer of the liver? June 1997. Ah, so matagal na. Matagal na. Nung June 1997 pa, nila sinabi na meron kayong cancer of the liver. Ganun katagal na pala. Hindi na ako kumakalakad nun. Eh, di ba nagtutubero pa kayo sa akin nito lang? 2,000 plus. 2,000. Pero sumasakit. So, ibig sabihin nyo, since for 13 years, na-diagnose na kayo na merong liver cancer. Pero gusto kong pang-opera ng buwan, hindi naman ako kumaya. So, tinitiis nyo yun for since 1997, 98, 99, 2000, 2000. Tinitiis niyo yung masakit dito? Tinitiis ko. Yung kaya nga nag-iinom ako kung minsan ng alak. Matanggal lang. Kasi pag namamanig, nalalagyan ng alak, namamanig yung masakit. Ah, ganun. So nakakatulong pala ang alak, ano? Nakakatulong din ako. Tsaka hindi na ako gano'ng nakakalakat. Mga ilang di pa lang, parang namimitig lahat ito na ako. Ah, ganun. Okay. Ibang tagal. Space na lang, ayaw ko nang pumunta rin dahil lang sila sa akin sa akin. Okay. Ilaser ba yun? Tinutusok? Oo, tutusok ko nga para... Ilang beses kayo natusok? Hindi ko pumayag. Ah, hindi kayo pumayag na magpatusok? Oo, oh, delikado yun. Kaya nung kanila, nakakilala ko ko yun ng 2000. Kailan ba ako tayo? Matagal na. 2006, 2005. Hindi. Ma 2007. Oh, ano na? 2005. Oo, matagal na. Matagal na kayong gumagawa sa akin. Napansin ko lang na meron kayong karamdaman noong mga 2008 na. Dahil hindi ko humay tayo pag kayong namitig na, lalo kung sa silong ilalim ng lababo. Pagka nakaganon ako, pagka na-persa yung kamay ko, namimitig kong ganito. Parang yung sakit ko makikita. Kaya ka pala palaging may assistant. Kaya pag kayong pagod na ako, hindi ko nagawa ko. Saka nung yun nga, 2007, nung nga binigay mo ako, trinay ko yung minum mo ako, nabinawaan yung katawa ko. Ano pangalan nun? Binigay mo Dr. Tam. Anong nangyari sa inyo nung uminom kayo? Parang yung natanggal yung dumi mga mod. Maraming natanggal. Para hindi na yung pagka dumi mo, yung bang iniiri mo pa, hindi na automatic na parang. Mabilis na. Natanggal yung bara. Natubero kayo. Natubero kayo ni Dr. Tam. Ngayon yung sinasabi mo na yung pagka yung itlog nalalagyan ng parang lumalakas mo. Ano, itlog, tsaka kalamansi. Kalamansi, yeah. Tsaka virgin coconut oil. Oo, yun ba. Ang ginagawa ko sa umaga. Sa
kada umaga na yung isda na ako na tarpe sa liwa. Ano, hilaw? Hilaw, parang lalagyan mo na lang ng kalamansi. Ah, kinilaw. Oo, ganyan hilaw. Ganun. Anong isda ang binibili nyo ganun? Labahita ba yun? Ah, labahita. Oh, mataba-taba yun. Eh. Yung inaano ko, minsan yung bangus. Ah, bangus din. Tikin mo lang yung kanyang, tapos saan ka rin. Pero medyo, wala ano, hindi nga ano na sinusin ko. So, kailan kayo nag-umpisang makapag-sex ulit? Ito na, anong buwan na, 2007 to 8. Pagkatapos niyong mag-Dr. Tams o pagkatapos niyong mag-uminom nung itlog? Nung sama na ho yun, magmula nung uminom ako nung gamot na kayo. Kay Dr. Tams. So hindi niyo na kailangan ulit uminom ng Dr. Tams ulit, isang inuman lang yun. Isang inuman lang, malinis na. Pwede pa rin siguro, para malinis na. Oo. Pero naramdaman niyo ba na lumakas kayo nung uminom kayo ng itlog? Oo, parang wala kang, parang bagong, parang batang bata. Kasi sa edad ko na 58. Sabi niyo sa akin, 2 times a week kayo umi-score. Totoo ba yun? Oo. Sa misis niya? Sa misis lang. Wala na ako sa akin yung video sa kanya. Kasi iniiwasan ko na yung uminom. Ah, okay. Ayaw ko na uminom. Kaya lang yung sigarilyo kung isa na natatanggal ko kung isang buwan pa. Kaya yung sigarilyo yung malakas na akin. Pinipigil ko gano'ng manigarilyo para bumalik ulit ko. So, buhat 1997, nung meron kayo nararamdaman, kailan nawala yung pakiramdam na yan? Itong 2010 lang ba? 2009. Noong 2009, pakiramdam nyo parang masigla na kayo. Parang bata. Bumata kayo. Wala nang pa. Sa Paris noon na lumakad ka lang ng ilang metro, nilingan ka na, ngayon mas kasaan. Nakakapasyan na kayo kasaan-saan. Hindi na naman native ko ngayon. Ah, okay. Eh, yung masakit dito, yung mga sabi niyong puwersa-puwersa. Kapag na-puwersa, yung talagang puwersa-puwersa, yun, saka lang pumapantig. Pero kung mga normal na pan naman. Saan yung pumapantig? Ito. Ah, pag puwersa-puwersa. Saka yung nakakakon ako, yung nakahiga akong gano'ng kapit, puwersa ako ng pan. Parang nababata ko ng mga ito. Pagka alam kong gano'ng na trabaho, hindi tinatawag ko ng trabaho. Kaila lang pong susuntungan mo. Ah, gano'n. Oo, kaya pagka-pwersa mo gano'n, mapu-pwersa, pasakot ko. Ah, meron pa ituturo pa sa inyo siguro. Alam niyo ba yung ano? Alam niyo yung mansanas? Mansanas, apple. Ayun. Kumain kayo ng isang apple araw-araw. Baka mawala na yun. Ayun po naman. O, kasi yung apple, kung mayroong matitigas na bato na naiwan dyan, babasagin yun. Para ano, totoo na. Para palaging may progress. O kaya apple juice minsan. Kaya nga nabit ko nga doon sa mga buto ko yung akin nga, nabit ko kaksan nga yung akin. Talagang ilang beses akong pinagbalik-balik na talagang operahan. Kaya kumayang. Nabit ko kung operahan din lang naman ako. Bali na dahil kasi lang cancer pala ako. First na ginalaw, kakalat. Kung edad ko na ito, hindi ko na kailangan kung magkano binabayaran ng kanya. Nanibili ko. Sabi ba nila, pag inoperahan nila kayo, gagaling kayo? Oo, yun ang kuha nila. Babasa, kasi nagkakaroon ng bukol-bukol lumit mong pag. Nakita doon sa kanya. May tanong ako, bumalik pa ba kayo doon sa doktor ninyo? Hindi na. Nung 1997, balik-balik ako. Ngayon talaga, hindi makuha talaga pinipwersa nila ako ng operahan. And itong gumaling na kayo, bumalik pa ba kayo doon? Hindi na ako bumalik. Ayaw nyo nang iyabang doon eh? Oo, ayoko nang ipagyabang eh? Oo, sabihin pa nila na ganito. Kaya nga sabi sa akin, pinalingan pa ako na hanggang 2 taon. Once na hindi mo pinatanggal.
hindi pala totoo. Pero ang pagkalang ko doon, talagang payat na payat na ako. Bibigay na ako. Oh, nakita ko nga kayo, kaya ako nga kayo pinag-usap eh. Naman tayo, dadating yan. Pero nasa taas lang. Matagal-tagal pa. Mga 100? Ngayon, yun nga yung naramdaman ko. Sa akin, kung konti lang yun, ganun lang. Pero lang iba naging sa katawan ko, sa pakiramdam ko. Parado lang. Ang maaaring siguro yun. Kasi yung lumikukwan eh. Parang hindi, parang may mga pirapirasong gano'n na pinti. Saka pagkagat dumumi ako ng araw, matagal dahil iniinip pa. Hindi ka parang tumulim ako nun. Basta pumunta ka na lang. Meron pa ho yung gano'n, yung makabili nga ng... Dr. Tams? Oo, nabibili lang naman dyan sa Pasig, di ba? Tinuro ko sa inyo yun kusan bumili. Pagbigyan nga ho yung address. Misis niyo bumili dati, di ba? Nakalimutan nyo na. Sa tagal na kasi, sa tagal na. Pero para mawala yung sa dito ninyo, yung pumipintig na sabi nyo pagpwersang-pwersa, kakain lang kayo ng mansanas. Kukain ka ng mga isang mansanas sa araw. Mawawala yun. Okay. Ay, kahit naman hindi naman nawala, kahit na hindi pa nawala yung sigarilyo, bumuti naman yung pakiramdam niya, di ba? Nakakalakad na ng malayo, ilang kilometro na. Nakarami ka pares ng araw na talaga. Mga ilang di pa lang, mga ilang metro na. Pero sabi niyo na nakakapag-sex na kayo ng twice a week ngayon. Ed, kailan ba nawala yung sex sa inyo? Matagal yung sumasakit, wala. Anong year? Anong year? Mga 2001. So from 2001 to 2009, patay siya. Oo, talagang ayaw. Talagang mostly wala kang feeling. 8 years na nawala. Ayaw, parang wala kang feeling. Mayroon din, pero wala talaga ayaw. Hindi kasi kaya ako tinatanong yun. Kasi yung mga ibang may sakit, di ba? Baka yun ang inspiration nila eh. Para kang bata ulit. Pagising sa umaga nakatayo. Hindi ka paris nung kuwan talaga. Dahil sa sakit eh, yung sakit mo. Tatalo nung mismo kuwan mo, yung feeling sa sakit. Kaya hindi pa ako nawawala. Hindi paris nung kuwan na, siyempre wala kang pa, wala ka nang, hindi mo na nararamdaman yung sakit. Na-adjust mo yung sakit mo para nararamdaman. Sa umaga pa lang. Ilan taon na ba asawa niyo ngayon? Ilan taon? Pangalawang asawa ko. Ah, ilan taon na? 32. Ah, kaya pala. 32 yung pangalawang, yung asawa niyo ngayon, 32, kayo 58. Kailan ang birthday niya? Magpipit-59. Kailan ang birthday niya? May 9. 1952. Ah, 1952. So yung asawa niyo pala, 32. Yeah. Kaya pala... December. Kaya pala malaking ginawa. Talagang kailangan. Akala, nagtataka ko, inisip ko, 50 plus na rin yung asawa nyo, ba? Inisip ko si Mrs. Makisig pa, yung pala. Di ba nakakausap ko yung telepono? Hindi ko pa nakita eh. Hindi ko pa nakita. Okay, maganda. Nax! Talagang magaganda basta mga asawa natin. Ay, may picture pa.